Dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sinasabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kalwalatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasandibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga Siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo.